Okay, a very disappointing moment today. So, operahan na natin tong ating ano, ating rook helmet. This is the part 2 of our segment, how to upgrade your rook helmet. So ito yung shell niya. Pinakita ko na to sa inyo. Made of fiberglass, I think. And ito yung ano, ito yung inner layer niya na tawag ito, yung foam niya, padded foam. Now, ang gagawin natin ngayon is bubutasan natin to. Most probably, magbubutas tayo dito. Okay, para talaga yung flow ng air papasok talaga sa loob. No? So, tatanggalin natin to. And another discovery, disappointing discovery about this helmet is this one. Ito mo yan, yung mga vent na yan, tatlo na yan, walang function siya actually. No? So, tanggalin muna natin itong walang kwentang nilagay nila dito. Actually, disappointed na ako ngayon. Ngayon lang ako na-disappoint talaga sa kanya. Kasi itong tatlong to, wala siya talagang function. Parang it's more like a design na lang na ginawa nila, no? Wala siya talagang function. Kasi walang airflow pa rin sa loob, eh. Tinan mo, oh. Mukha bang may airflow yan? Wala. So, bubutasan natin to ngayon, going there, para yung hangin naman pumasok sa loob. Now, ngayon, alam ko makocompromise dito yung safety ng helmet. Kasi magtatanggal tayo ng foam, eh, ng mga yung styro, eh, styrofoam to, eh. So magtatanggal tayo ng styro. So tatabasan natin to ngayon, itong part na to para yung flow ng air papasok from here. So magbubutas tayo from here para pumasok yung ano, kasi talagang wala siya, yo. Wala siyang air na pumapasok. So, ito, magtatabas tayo. So, yung gagawin natin ngayon, no? So, ayan. Tabasan na natin to. Ayan. Kunti lang naman ang tabas dito. Para lang talaga may air siya. Bayad. So ginawa talaga tong ano na to, ginawa tong helmet na to, tong rook na to for ano talaga, for aesthetic lang, yung pamporma lang ba. Hindi siya talaga for safety reason. Walang safety dito. Tsaka ano, gwapo lang talaga tingnan, gwapo ka lang talaga tingnan dito. To be honest. Pero other than safety and tsaka yung ano, convenient na may hangin sa loob. Hopefully nga talaga yung version 2. Kasi to be honest, gusto ko pa rin bumili ng version 2 nila. Kasi gusto ko yung ano, gusto ko yung suot ni Jeff. Yun talagang ang ano ko, yung nakita ko siya, maganda na siya, eh. So yun. Tapos ito, electrical tape lang to, eh. Itong nilagay dito. So isa lang siyang electrical tape. Alright, so tatanggalin na natin to ngayon. Itong electrical tape na to. Madali lang naman to palitan. Diba? So, electrical tape lang yan. Walang kailangan to worry. Yep, electrical tape nga. Tapos, tanggalin natin to. Itong ano na to. Tanggalin natin to. Para at least, ano, makuha natin, I mean, makita natin yung loob niya talaga. Now, ngayon, pagkamali ako nito, pag nagkamali ako lahat, kahit na mapinturahan ko na yung ano, oh well, tap mo ko na talaga to. Wala akong magawa. Tap mo na siya. Wala, eh. Pangit talaga pagkagawa, eh. Pangit ng quality, in other words. Yan, oh. Yan. So, may flow siya, pero tinabunan pa rin nila. Meron nga siyang flow. Ito yon, ito. Ito, ito mo. Itong flow na yan. Meron siyang parang space dyan, eh. Pero,
Wala, oh. Tinan mo. Kung titignan nyo mabuti, wala pa rin. So, napigilan pa rin sa loob yung hangin na pumunta rito. So, wala talaga. As in, wala. Wala tong... In other words, walang kwenta. Ayan, sabi ko na. Kasi nga, na-disappoint na ako. Very disappointing. To be honest. Yeah. Hindi ko sinisiraan ng rook, ha. To be honest. Na-disappoint lang ako sa binili ko. Wala eh. Kailangan ko talaga siyang ano. Kasi syempre, di ba, yung convenient na mag-ride ka tapos sobrang init ng ulo mo. Eh, I mean, sobrang pawis ka na. So, tataka ka, bakit walang ano, parang walang hangin na pumapasok sa loob ng helmet ko. Ewan ko ba kung sino yung nag-construct nito, no? Kung sino yung engineer nitong hinayupak na helmet na to. Wala eh. O, tinan mo. Wala talaga. Pambihira naman tong ano na to. Mag-opera tayo. Okay lang yan. Hindi naman makikita yan kasi una-una meron naman yung cover. Yung pads niya. Yun lang talaga makakompromise na yung ano nito. Lagyan natin ang ano dito, butas. Kasi naman, Rook, ano ba naman kayo? I don't know kung saan to ginawa itong nayupak na helmet na to. Totoo lang, na-disappoint na ako. So at least ito, ngayon, magkakaroon na ng flow to, no? Ng air at kahit paano. Ito nga, wala eh, oh. Lagyan natin. Wala eh. So, ito, again, ito yung version 1 ha. I don't know with the version 2 kung maganda ba yung construction sa loob. Kung maganda ba pagkagawa. So, ang purpose nito again, yung tatlong yan, is para magkaroon ng flow ng air sa loob. Ako kung ma-recommend ko pa rin yung roof. Oo naman. No doubt about it. Maganda naman talaga yung helmet nila. Pangit lang yung construction sa loob. Isipin mo ha, kung ginagamit mo to ng kunyari ng sobrang init na panahon. Init na panahon. Tapos sobrang magpawis ka sa ulo. Abay, collapse ka. Sigurado. Hindi ka magtatanggal ito sa helmet na to. Lalo pag nag long drive ka. Tapos ito gamit mo. Well, una-una, gwapo ka lang talaga tingnan, pero wala. Mangyari sa'yo, makukulaps ka lang. Kulaps ka dito, Brad. Kasi walang air na pumapasok sa loob. Sagihan natin ng konti ito. Again, syempre, kung ginawa natin itong ganito, guys, ang mangyayari dito is makokompromise yung safety ng head, di ba? Kasi one impact lang, wala na, basag na to. Hindi na siya ganun ka-safe gamitin talaga. Pero yung convenient, nandun na. Nandun na yung convenient. Masarap na siyang gamitin. Pero yun nga, yung safety, medyo questionable na. Kasi tinanggalan ko na ng ano eh. Gitna eh. Sipin mo pag may impact, ayun, basag to sigurado. Sorry ha, na-disappoint lang talaga ako. Now this one, putasan na rin natin. Nagpalit tayo ng ano, ito. Para makinis naman tingnan yung ating ginawa, no? Ikinisin lang natin. Oh, teka muna. Teka muna. Oh, sira na. Hindi kinaya. Sayang. Tanggal, oh. Wow.
Ayan na, sira na naman siya. Handa na naman, sira na naman siya. Mas malaki yung isa. Another one. Kinabahan ako dun, ah. Grabe. Biglang pumutok. Ito, oh. Kinakabahan talaga ako pag gumagamit ako nito. Kasi all, baka hindi mo alam, baka tumalisik sa mata mo, eh. Hindi kinaya yung styro. Matigas din, ah. Matigas din yung styro. Try na lang natin to. Let's see what will happen. So, magiging okay na yung flow ng air dito. Siguro naman, lulusot na siya, no? Magkakaroon na yung ginhawa ng aking ulo. O, diba? Antay na siya. Ayusin na rin natin to. Ayan. Now, this time, kalikod naman. Ayan, sirain mo na. Siraan na, eh. I think that's it. Yeah. Okay na yung flow natin. Malinis na. I think so. Yep. Tapos, okay na siguro to. Yeah. Wala eh. Wala talaga yung magawa dito eh. Unless bubutasan ko siya. Dito banda. Hindi na siguro. Meron naman yung dalawa eh. I think this helps a lot. Yeah. Ligado siya eh. O, diba? May salubong yung air dyan, pababa. Eh, about this one? May salubong ba? Wala, syempre. Alright, so it's time to clean up. Tapos, dikit natin ito ulit. Alright. So, at least, malinis na siya tingnan. Vacuum na natin. Okay na yung butas niya sa gitna. Yung butas dito, magkakaroon na siya ng flow. At least, kahit paano. Ayan, so meron na siyang flow talaga. Hindi kagaya dati, as in, wala yan, tabon siya. No? So, i-summarize lang natin lahat. Tinanggalan natin to dito. Kasi kanina, flat siya talaga. Wala kang makitang flow dyan. So, obviously, meron na siyang hangin. Wait lang, blow ko. Meron na siyang hangin. So, mayroon ang hangin na pumapasok sa likod ng aking batok. Ayan. And this time, lagyan na natin ng panibagong tape siguro. So, may hangin na yan tatlo. May hangin na rin dito. So, yung dito banda, pasalubong siya. Ika-catch niya yung dalawang hangin dito sa loob para magkaroon ng hangin sa loob dito. So, maliban dyan, so obviously, merong mga hangin na mag-overflow. Dito siya pupunta, which is dito. At saka dito. And dito, dito sa gitna. Alright! Okay ba? Okay ba yung ating vent upgrade dito sa Rook natin? Sir, makakompromise yung ano niyan, sir, pag ayusin natin. Eh. Wala eh. Wala naman kayong ginawa na maayos eh. Diba? Anong gusto mong gawin mo? Magpapawis kayo. Makulaps ka na lang dyan sa ano? Makukulaps ka na lang dyan sa pagmumotor mo dahil sa sobrang init ng ulo mo. Tsaka sobrang pawis mo. Diba? So, might as well i-upgrade mo na lang. Sirain mo ng konting ano dyan. Yan. Well, di naman masyadong makompromise yung safety kasi matibas pa naman siya eh. Diba? So, mag-iingat ka na lang sa pagdadrive mo. Ay, very disappointing. Pero wala. Yan talaga ang buhay. Naka-schedule siya for pick up today.
Tapos papa ano natin, papa forge carbon fiber. Yung parang raw na fiber look. Hindi siya yung typical na fiber look na ano, yung Lodi ang dating. Hindi. Ano siya, raw ang dating niya. Tanggal na rin natin to. Tanggalin na natin to. Gusto ko tanggalin na yan. Tanggalin na rin yan. Ayan, diba? So, ayan. Now, ngayon dito, naghahanap ako ng silver na pwede kong ilagay. Alam ko meron yun eh. Hirap lang hanapin. Hanapin ko na lang. That's it, pansit. Thank you guys for listening again. And for our third part, probably yung installation ng mga ganito ang gagawin natin. Bye! Kita tak sedikit, kita sedikit. 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 Kita sedikit